Apoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo, lumayan mo. Apoong Jesus Nazareno, ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon
ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dala anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang di ang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gamit niyo ba? Kala ko nilipit ang isa kayo eh. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sino mang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob nang papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena. Mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Tayo po ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon, Biyernes ulit mga kapatid. Alam natin, araw ng ating debosyon sa Poong Nazareno. Pero sana hindi lang pag-Biyernes. Dapat araw-araw nakikita, nararanasan, nararamdaman sa ating ginagawa ang pagiging deboto ng Poong Nazareno. Hindi lang pag-Biyernes. Araw-araw. At maibahagi ko lang po sa inyo mga kapatid, kahapon, yung ating feeding program dito sa Quiapo, yung iThursday tuwing umaga, ma-share ko lamang po sa inyo. Nagsimula tayo, 65, kahapon ang pinakamalaking bilang ng mga kapatid nating nakatira lang sa kalsada ang napakain natin. Kahapon, 419 ang ating mga napakain at natulungang mga kapatid. At yan ay dahil din sa inyo. Salamat sa Diyos, salamat po sa inyo. Kayo pong mga nagsisimba dito, yung mga nasa ibang bansa, yung mga naka-online, kayong mga kahit may mga sariling pangangailangan din, nagagawa niyo magbigay, maghulog, huwag na kayong mahiya. Minsan pinagkakatupi-tupi mo pa bago mo ihulog. Dinadahan-dahan mong ihulog kasi barya, baka marinig ng katabi mo. Papel yung binigay niya, huwag kayong mahiya sa inyong iniambag. Lahat ng iyan ay dahilan kung bakit nakakagawa ng mabuti at nakakatulong ang simbahang ito. Bahagi kayo ng lahat ng tulong at kabutihang ginagawa ng simbahang ito. 419. Salamat sa Diyos, salamat sa inyo, sa mga kapatid nating siguro sa ngayon, sila muna ang meron. Sila muna ang may kaya. Siguro sa ngayon. Pero malay mo, kung gugustuhin mo,
isang araw, ikaw naman ang makakapagbigay at makakatulong. Amen? Pumalakpak lahat ng nakahandang tumulong at magbigay isang araw. Kaya huwag kayong mahihiya, huwag kayong matataranta, huwag kayong maiinggit. Huwag nyo nang pupulaan. Minsan, wala ka nang ang ginawang maganda, wala ka pang sinabing tama. Huwag tayong magalit sa iba. Huwag tayong maingit sa iba. Yan ang sinasabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa ating unang pagbasa ngayon. Huwag mong ibibigay ang sarili mo sa sino mang nagtuturo lamang sa'yo na maingit, na maging bitter, na manira, na manakit ng mga taong sa ngayon ay mas nakakaangat-angat, ay mas nakakalamang sa'yo. Ingatan mo yung mga pinakikinggan mong tao, baka tinuturuan ka lang niyang maingit. Ingatan mo yung mga pinapakinggan mong tao, baka tinuturuan ka lang niyang maging bitter. Never, never choose to become bitter, but better. Ingatan mo yung mga taong pinakikinggan mo. At lalo na mga kapatid, sabi ni San Pablo, huwag kang magpapatukso sa tawag ng kasamaan na gawin ang lahat ng paraan kahit mali, kahit masama. Para saan? Magkapera ka lang. Sumikat ka lang. Maging katulad ka lang ng iba. Guminhawa ka lang. Walang masama na lahat tayo guminhawa. Alam ng Diyos, tayong mga nagsisimba dito, yan ang dasal natin eh. Lord, sana mabawasan naman. Pahinga muna ako, Lord, sa mga problema. Pwede bang time out muna, Lord, sa mga pahirap? Pwede bang ako naman ang guminhawa? Pwede namang ako naman ang magkapera. Alam ng Diyos, yan ang dasal natin araw-araw. Lalo na kapag nagsisimba tayo dito dahil naniniwala tayo nakikinig ang mahal na Pong Jesus Nazareno. Yan ang dasal natin, ang guminhawa. Amen? O bakit para yata nagdadalawang isip kayo sa pag-amen? Narinig kayo ng Panginoon. Lahat ng gustong guminhawa, amen? Lahat ng gustong magkapera, pumalakpak ng malakas. Ayan. Diyan tayo mabilis. Diyan magaling. Pero huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Bakit ka mahihiya na ikaw ay guminhawa at magkapera kung pinaghirapan mo sa tama at mabuting paraan? Bakit ka mahihiya na malaman ng iba na ikaw ay may pera dahil marami kang pinapakain, pinapag-aral, pinagagamot at tinutulungan? Kaya niliwanag ni San Pablo sa kanyang sulat, hindi pera ang ugat ng kasalanan. Pag-ibig sa pera. Kapag pera na ang laging tumatakbo dyan sa isip mo, kapag pera na ang laging bukang bibig mo, kapag pera na ang laging pinag-aawayan yung mag-asawa, kapag pera na ang laging pinagtatalunan yung magkapatid, kapag pera na ang nagpapatakbo lang ng buhay mo, yan ang kasalanan. Mukha ng pera yan. Tandaan natin, it is not the money, but the love of the money. That is the root of all evil. Hindi pera-pera lang. Hindi laging money matters, kundi manner matters. Hindi sa pagkakaroon ng malaki at maraming pera masusukat ang kaginhawaan ng isang tao.
kundi nasa mabuting pamumuhay. Alam nyo, kahapon, doon sa ating feeding program, natawa lang ako, ang ulam nila kahapon, wow, ang sarap na naman. Baboy, tapos meron silang sabaw na may baka. Meron lang isang table doon, puro mga karamihan ay babae, nanay, ang tagal nilang kumain. Nakatapos na yung katabi nila, sila hindi pa tapos kumain. Sabi ko, bakit ang tagal nyo kumain? Tumingin sa akin, ngumiti. Ah, kaya naman pala, halos lahat sila walang ngipin. Kaya ang tagal kumain. Alam nyo, meron tayong isang volunteer kahapon. Siya rin ay benefactor, sponsor natin. Sobra namin siyang hinangaan. Kahit elementary lang ang natapos niya dahil sa kahirapan. Kahit naranasan din niyang pumila sa mga feeding program noon. Naglabada at nagtinda sa kalsada. Nagsikap at nagsipag siya hanggang magkapera at guminhawa. Ang maganda sa kanya, hindi na nga sinira ng pera ang pagmamalasakit niya sa iba, mukhang hindi niya alam na mayaman na siya. Alam nyo, may mga ganyang tao. Yan ang mga dapat nating hinahangaan, tinutularan. Ito yung mga taong kahit guminhawa, kahit nakaangat-angat na, hindi nawala ang mabuting ugali nila. Ang dating nanghihingi at pinapakain lang noon, siya naman ngayon. Tulad ng sabi ni San Lucas sa ating ebanghelyo, na ginagawa ng Panginoong Jesus noon, naglilibot-libot siya, nangangaral siya, at tumatawag siya ng magiging mga alagad niya hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi lang ikaw, gusto rin ng Diyos na makaahon ka na ngayon sa anumang paghihirap na tinitiis mo. Gusto rin ng Diyos na matapos na ang sobrang tinitiis at paghihirap mo sa buhay ngayon, na maging tama, maging maligaya at mabuti na rin ang iyong buhay. Hindi malayong mangyari yon. Hindi malabong mangyari yon kung hindi ka didiskarte ng mali at mag-isa, at kung lagi mong paniniwalaan at susundin ang turo at halimbawa ni Kristo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, tandaan niyo po ito. Sa buhay, mahalaga ang pera. Pero, mas may halaga ka sa pera. Not always money matters, but manner matters. Dumating man ang araw na ikaw naman ang makaangat-angat, makaluwag-luwag, at mabiyayaan, mas dagdagan mo ang pagdarasal na huwag sirain ng pinahiram mong kapangyarihan, titulo, posisyon, at kayamanan ang mabuti mong asal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating labis na naghihirap ngayon at direktang nakakaranas ng pagputok ng bulkang Taal. Ipagdasal natin ang kanilang kaligtasan. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga magte-take ng exams, board exams, bar exams. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga bilanggo at kanilang mga pamilya, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak patinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Ayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus'y namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ilahalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay ka'y kasama ko, ang sama ko at dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan mo po kami, umaasa. At gabayan ako
sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po niyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ay kasama ko ang samot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Una, manatili po tayong ligtas at nag-iingat sa banta ng anumang hindi magandang pwedeng mangyari, hindi lang dahil sa pagputok ng bulkan, kundi sa pollution sa ating paligid at sa pandemya pa rin. Mag-ingat po tayo, huwag tayo kagad natataranta. At huwag natin takutin ng isa't isa, kundi paalalahanan, gabayan natin ng bawat isa. Pangalawa, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat po, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga financial na tulong, dun pa rin sa ating parish office, at yung mga in-kind donations, bigas, dilata, kape noodles, sabon at tubig sa ating Benedict Building. Ito po ay ating ibinibigay kahit hindi kayo nakakasama, pero sa tulong ng inyong kabutihan at pag-aambag. Kahit na meron kayong sariling kakulangan at pangangailangan, huwag niyong ipagpapalit ang paggawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat nagantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo
makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús.